ipapakita ako sa inyo ano yung self-checkout. Maroses, ano yung self-checkout? Okay. So, ipapaliwanag ko kung ano yun. At, meron din akong video. Siyempre, para mas maunawaan, dapat, meron talagang video na ipapakita para mas maunawaan ng mga viewers. Ayun. Guys, welcome to my channel. Ngayon na ito, pag-uusapan natin ang self-checkout. Ano yung self-checkout? Yun yung sa grocery store, kapag magbabayad ka, ikaw lahat ang gagawa. Kasi walang cashier, wala ring checker. So, ikaw lahat ang gagawa. Pero, hindi ka makapag-check. Hindi ko alam kung pwede ha. Pero, nakakatakot kung gagawin mo yun kasi maraming camera. At saka sa cash register, meron din siyang camera doon sa harap. Unfortunately, dahil maliit ako, pang-American yung height niya. Kaya, dito lang, noo ko lang ang makikita. So, yun. Hindi yung buong mukha. Kasi, yun na ito. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang dapat gawin at ano ang gagawin. Noong una, syempre, para akong natatakot. Para akong kinabahan kasi ayaw kong ano ba yung sa Tagalog? Ayaw kong magkamali. Ayun. Sa Bisaya pa, dili ko gusto na magkamali. Tama ba yun? Masama, yun na yun. So, sa video na ito, ipapakita ako bakit tumawag ako ng customer service. Kasi yung cash register, nagsasabi doon, call cash, customer service. Kasi hindi ko pala nawi-weigh o natitimbang ng tama yung mga saging. Ayun, so dapat ilalagay mo ng maayos. Kasi tulad ng sinabi ko, yung cash register, meron rin siyang parang, ano ba yun, yung scale, yung, ano ba yun sa Tagalog? Timbangan man yun sa Bisaya. So, ititimbang niya yun. So, ilalagay mo yun ng maayos, tapos, isi-select mo doon kasi may choices kung anong item, halimbawa apple, or banana, or broccoli. So, yun. So, isi-select mo anong item. Tapos, pag ma-select mo na, kung ma-press mo na, i-weigh mo na yung item na yun. Tapos, hindi pwede na ilagay mo kaagad doon sa pushcart. Dapat ilagay mo doon sa lalagyan. At saka yung lalagyan na yun, para rin siyang scale, para siyang timbangan. Tinitimbang niya. Sincerely ako ng Chinese food. Tapos, dahil malapit na mag-close yung release, dinagdagan ng babae. Sabi niya na free na lang daw yung parang maliit na ano. Kasi magpo-close na sila. So, pagdating ko doon sa ano, self-checkout, pag-scan ko, paglagay ko doon sa lalagyan, ang sabi niya, call customer service. Kasi, ang nakalagay doon na sobra daw yung timbang niya. Tapos, pagkatapos mong scan, ilalagay mo doon sa lalagyan. So, hindi pwede na ilalagay mo doon sa pushcart. Kasi, magre-react yung machine. Kasi, iwi-weigh niya yun. Mas matalino yung machine eh. So, halimbawa, mag-scan ka ng coffee. Tapos, di ba, may particular weight yun. So, pag ilalagay mo doon sa lalagyan, alam niya na tama yung giscan mo na item. Kasi, nag-match doon sa weight niya. Alam niyo ba, guys? Yung first time na ginawa ko yun, talagang nanginginig ako. Bago ko yung ginawa na ako lang, sarili ko lang, syempre, nagpapaturo pa ako
bago noon, nagpapaturo pa ako kung ano ang gagawin. Pwede cash yung ibabayad mo, pwede ring card. Yun dito kasi mas makakamura sila kasi mahal dito yung cashier. Hindi katulad sa Pilipinas na very affordable kahit kukuha ka ng maraming cashiers kasi affordable yung daily salary. Dito kasi mas makakamura sila kung merong ganun kasi hindi na sila magbabayad ng tao kasi machine na lahat ang gagawa. So dito na ako naghihintay. So yan ang tinatawag na self checkout. So about 15 items. So ayan, ipapakita ko sa inyo. Una, so ipapakita ko sa inyo paano. So, i-weigh na natin yan. Pipili ako ng... So, pineapple. Saan na ba yung pineapple? Yan. 1. So, ngayon, ilalagay ko yung banana. Ayan. Tapos, so, dito, hindi ko nailagay ng maayos yung mga saging, kaya nag-react yung cash register. Kasi paglagay ko doon sa lalagyan, hindi nagmamatch yung weight niya. Hindi ka makapag-proceed or makapag-scan ng ibang item kapag hindi yun makukorek. Okay, broccoli. Search for key in item. Okay, so yung apple. So, pay. I need, I think, 2 bags. Tapos na.